Ecclesiasticus chapter 23. O Panginoon, Ama at Gobernador sa buong buhay ko, huwag mo akong ipaubaya sa kanilang mga payo at huwag mo akong hayaang mahulog sa kanila. Sino maglalagay ng mga latigo sa aking mga pag-iisip at ng disiplina ng karunungan sa aking puso upang hindi nila ako palampasin dahil sa aking mga kamangmangan at sa aking mga kasalanan? Baka lumaki ang aking mga kamangmangan at ang aking mga kasalanan ay sumagana sa aking pagkawasak at ako ay bumagsak sa harap ng aking mga kalaban at ang aking kaaway ay magalak sa akin na ang pag-asa ay malayo sa iyong awa. O Panginoon, Ama at Diyos ng aking buhay, huwag mo akong bigyan ng mapagmataas na tingin, ngunit italikod mo ang iyong mga lingkod palagi mula sa mayabang na pag-iisip. Ilayo mo sa akin ang walang kabuluhang pag-asa at pagnanasa, at iyong itataas siya na lagi nagnanais na maglingkod sa iyo. Huwag ang kasakiman ng tiyan o ang pita ng laman ang humawak sa akin, at huwag mong ibigay sa akin ang iyong lingkod sa isang walang galang na pag-iisip. Dinggin ninyo, o mga anak, ang disiplina ng bibig. Siyang nag-iingat nito ay hindi madadala kailanman sa kanyang mga labi. Ang makasalanan ay may iwan sa kanyang kamangmangan. Kapwa ang nagsasalita ng masama at ang mayabang ay mabubuhay doon. Huwag mong sanayin ang iyong bibig sa pagmumura, ni gamitin ang iyong sarili sa pagpapangalan sa banal, sapagkat kung paanong ang alipin na patuloy na hinahampas ay hindi mawawalan ng asul na marka, gayon ang sumusumpa at patuloy na nagpapangalan sa Diyos ay hindi magiging walang kapintasan. Ang taong gumagamit ng labis na pagmumura ay makupuno ng kasamaan, at ang salot ay hindi hihiwalay kailanman sa kanyang bahay. Kung siya'y magkasala, ang kanyang kasalanan ay mapapasa kanya, at kung hindi niya kinikilala ang kanyang kasalanan, siya'y gagawa ng dobleng pagkakasala. At kung siya ay sumumpa ng walang kabuluhan, hindi siya magiging walang kasalanan, ngunit ang kanyang bahay ay mapupuno ng mga kapahamakan. May isang salita na dadadamitan ng kamatayan, ipagkaloob nawa ng Diyos na hindi masumpungan sa mana ni Jacob, sapagat ang lahat ng gayong bagay ay magiging malayo sa makadiyos at hindi sila lulubog sa kanilang mga kasalanan. Huwag mong gamitin ang iyong bibig sa walang pag-aalinlang ang pagmumura, sapagkat naroon ang salita ng kasalanan. Alalahanin mo ang iyong ama at ang iyong ina, pagka ikaw ay nauupo sa gitna ng mga dakilang tao. Huwag kang makalimot sa harap nila, at sa gayon ikaw sa iyong kaugalian ay maging isang mangmang, at iyong hilingin na naway hindi ka ipinanganak, at iyong sumpain ang araw ng iyong kapanganakan. Ang taong sanay sa mga masasakit na salita ay hindi magbabago sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay. Dalawang uri ng tao ang nagpaparami ng kasalanan. Ang ikatlo ay magdadala ng puot. Ang mainit na pag-iisip ay gaya ng nagningas na apoy. Hindi kailanman mapapatay hanggang sa ito ay maubos. Ang isang mapakiapid sa katawan ng kanyang laman ay hindi titigil hanggang sa masunog niya ang isang apoy. Lahat ng tinapay ay matamis sa isang nakikipagtalik sa mga pokpok. Hindi siya aalis hanggang sa siya ay mamatay. Ang isang tao na sumisira ng kasalan, na nagsasabi ng ganito sa kanyang puso, sino o nakakakita sa akin? Naliligirin ako ng kadiliman, tinatakpan ako ng mga pader, at walang nakakakita sa akin. Anong kailangan kong katakutan? Hindi aalalahanin ng kataas-taasan ang aking mga kasalanan. Ang gayong tao ay natatakot lamang sa mga mata ng mga tao, at hindi nakakaalam na ang mga mata ng Panginoon ay 10,000 beses na mas maliwanag kaysa sa araw, na minamasdan ang lahat ng paraan ng mga tao at kinokonsidera ang mga pinakalihim na bahagi. Alam niya ang lahat ng bagay bago pa man sila nilikha, gayon din pagkatapos na sila'y maging sakdal ay tiningnan niya silang lahat. Ang taong ito ay parurusahan sa mga lansangan ng lungsod, at kung saan hindi niya pinaghihinalaan siya ay dadalhin. Ganito rin ang mangyayari sa babae na iniwan ang kanyang asawa at nagdadala ng tagapagmana sa iba, sapagkat una, sinuway niya ang batas ng kataas-taasan, at ikalawa, siya ay nagkasala laban sa kanyang sariling asawa. Pangatlo, siya ay nagpakapokpok sa pangungulo niya at nagdala ng mga anak sa ibang lalaki. Siya ay dadalhin sa kapisanan at pag-uusisain ang kanyang mga anak. Ang kanyang mga anak ay hindi mag-uugat at ang kanyang mga sanga ay hindi magbubunga. Iiwan niya ang kanyang alaala upang sumpain at ang kanyang kahihiyan ay hindi mapapawi.
at sila na natitira ay malalaman na walang mas mabuti kaysa sa pagkatakot sa Panginoon at na walang mas matamis kaysa sa pag-iingat sa mga kautusan ng Panginoon. Dakilang kaluwalhatian ang pagsunod sa Panginoon at ang pagtanggap niya ay mahabang buhay.